Magandang araw! For today's video, pag-uusapan natin ang Homeroom Guidance Module 8 Connecting Career Dots. Mga layunin sa pag-aaral. Sa pagtatapos ng module na ito, inaasahan na una, tukuyin ang mga aspetong dapat isaalang-alang sa pagpili ng karera o profesyon. Ikalawa, ipaliwanag kung alin sa mga aspeto ang may pinakamahalagang epekto sa iyong piniling karera. At ikatlo, ayusin ang kasalukuyang pagpili ng karera o profesyon bilang pagsaalang-alang sa iba't ibang aspeto sa pagpili nito. Ang sakop ng module na ito ay para sa ika-anim na linggo ng second quarter. Ang module na ito ay minumungkahi ang kabuoang oras na 60 minuto. Mga materyales na kailangan. Malinis na papel o anumang available na papel. Pandikit o stapler. Introduction. Ang desisyon sa karera o profesyon ay isa sa mga pangunahing desisyon sa buhay na kailangan mong gawin. Kasama dito ang konsiderasyon mula sa kung gaano mo kakilala ang iyong sarili na umaabot sa maraming aspeto na dapat mong isipin. Maaaring may impluwensya ang mahalagang tao sa iyong buhay at sa iyong desisyon sa karera. Depende sa kung gaano mo sila pinapayagan na maging bahagi ng iyong buhay. Upang lubos na maunawaan at mapabuti ang iyong pagpili sa karera o profesyon, mahalaga na naiintindihan mo ang papel ng iba't ibang aspeto na nakaka-impluwensya sa iyong pagpili ng karera, kabilang ang kaalaman sa trabaho at iba pa. Ang mga aktibidad na nakasaad sa module na ito ay magsisilbing gabay mo sa pag-uugnay sa mga aspetong maaring maka-impluwensya sa iyong karerang pipiliin. Maging masinop, ang paggawa ng desisyon sa karera ay isang desisyon na nagpapabago ng buhay. Let's try this. Iminumungkahi ang kabuoang oras na 10 minuto. My career pie. Una, iguhit ang pinakamalaking perpektong bilog na magagawa mo sa isang short pan paper. Kalawa, ngayon, isaalang-alang na ang bilog na iginuhit mo ay ang iyong career pie. Ito ay gugupitin sa iba't ibang bahagi na nagpapakita ng impluwensya ng iba't ibang aspeto sa pagpili ng iyong karera sa hinaharap. Tulad ng mga halimbawa sa ibaba, maaaring hindi sila pantay na bahagi dahil sa totoo lang, iba-iba ang impluwensya nila sa iyo. A. Mga magulang, tagapag-alaga. B. Mga kaibigan. C. Paaralan at mga guro. D. Aking mga interes. E. Ang aking mga kakayahan at talento. F. Ang aking kaalaman sa sarili. G. In-demand na trabaho. H. Mga makabuluhang tao. I. Iba pa. Tukuyin. Ikatlo. Gamit ang mga makabuluhang aspeto ng iyong pagpili sa karera o profesyon, gupitin ang iyong pie ayon sa kung gaano kalaki o kaliit ang mga aspetong ito na nakaka-impluwensya at nakaka-apekto sa iyong pagpili ng karera. 4. Lagyan ng label ang bawat bahagi ng pie ng aspetong kinakatawan nito. 5. Gupitin ang pie at i-stapler o idikit ang bawat piraso sa isang papel na nagkakasunod-sunod simula sa ang pinakamalaking hiwa hanggang sa pinakamaliit na hiwa. Narito ang halimbawa ng career pie. Pagkatapos gawin ang aktibidad, isunod na sagutan ang mga processing questions sa likod ng papel kung saan mo ikinabit ang iyong mga nagupit na bahagi ng pie. Let's explore this. Minumungkahi ang kabuoang oras na 15 minuto. The job table. Una, kopyahin ang format ng job classification o cluster of occupational field sa isang malinis na papel. Ikalawa, sumangguni sa form ng NCAI na makikita sa ibaba at gumawa ng listahan ng iba't ibang trabahong naaayon sa job classification. Ikatlo, isulat din ang mga trabahong alam mo na hindi mo nakita sa listahan kung mayroon man. Format of job classification. Ilalagay sa table na ito
ang mga trabahong naaayon sa klasifikasyon ng trabaho nila. Halimbawa, sa field of science, doctor, teacher, major in science, scientist, chemist. Sa engineering naman, mechanical engineer, electrical engineer, at marami pang iba. Pagkatapos gawin ang aktibidad, isunod na sagutan ang processing questions sa isang malinis na papel. Keep in mind, iminumungkahi ang kabuang oras na 15 minuto. Ang career assessment ay naglalayong gabayan ang pagsasagawa ng career guidance sa paaralan. At upang matiyak ang paglinang ng mga kasanayan at kakayahan na kinakailangan sa mundo ng trabaho. Ang mga natukoy na klasifikasyon ng trabaho ay nakalista sa National Career Examination o NCAE upang gabayan at tulungan kang matukoy ang iba't ibang larangan ng trabaho na maaari mong ituloy. Ang mga kakayahan ng mag-aaral at mga interes sa trabaho ay ina-assess sa panahon ng pagsasagawa ng NCAE na may layuning mabigyan ka ng mas malawak na kamalayan sa sarili. Ang bawat pagpipilian sa trabaho at karera ay inuri sa isa sa mga larangan ng trabaho. Kaya, ang likas na katangian ng bawat trabaho ay tumutukoy kung aling larangan ito nabibilang. Higit sa lahat, ikaw ay magagawang matukoy ang koneksyon sa pagitan mo at ng mundo ng trabaho. Bukod dito, kailangan mong tukuyin at tuklasin ang mga potensyal na kasiyasiyang trabaho batay sa iyong interes, kakayahan, pagpapahalaga, at personalidad. Kasama ng mga ito ay ang mga aspeto na maaaring makibahagi sa iyong paggawa ng desisyon sa karera. Gayunpaman, may impluwensya nito sa pagdidesisyon ay depende lamang sa kung anong saklaw o dami ang iyong papayagan. Dagdag pa rito, kailangan mong malaman na may mga tinutukoy na cut-off para sa mga mag-aaral na nais na ituloy ang science, technology, engineering, and mathematics o STEM strand bago pumasok sa senior high. Ang kakayahan ng mga mag-aaral sa mga piling programa ay dapat masukat upang matiyak na mayroon silang potensyal na makumpleto ang programa. Ang huling baitang pareho sa science at math sa grade 10 ay dapat na 85 pataas. Dapat din ang mga mag-aaral ay magkaroon ng hindi bababa sa isang percentile na ranggo na 86 pataas sa STEM subtest sa Career Assessment Exam. Kung nais mong ituloy ang track at strand na nakabatay sa kasanayan, magkakaroon ng dalawang screening para sa sports, arts, at design tracks. Ang unang screening ay ang mga resulta ng pag-assess sa karera na may kaukulang mga subtest. Ang kakayahan ay dapat na maging hindi bababa sa isang percentile na ranggo na 51 pataas. Ang pangalawang screening para sa sports track ay sa pamamagitan ng skills-related fitness test na isasagawa ng naturang paaralan. Para naman sa arts and design track, ang pangalawang screening ay sa pamamagitan ng performance at skills assessment na isasagawa ng naturang school. Kailangan mo ring isaalang-alang ang pag-a-adjust o paggawa ng iyong pinaling desisyon para sa iyong track and strand na ipagpapatuloy. Bukod sa mga aspeto, mayroon ding iba't ibang mga kadahilanan na nakaka-impluwensya sa iyong mga pagpipilian sa karera. Tulad ng una, mga genetic na impluwensya mula sa mga magulang, tulad ng minanang interes, mga kasanayan at talento. Ikalawa, mga kondisyon at kaganapan sa kapaligiran gaya ng iyong pinansyal na kondisyon, kahilingan, mungkahi ng iba pang mahalagang tao sa paligid mo at ang impluwensya ng iyong mga barkada at social media. Ikatlo, mga karanasan sa pagkatuto na nagmumula sa paaralan, pagkakalantad o exposure sa ibang tao at sarili mong mga karanasan sa ibang mga professional at manggagawa. At ikaapat, ang iyong mga aktibidad sa homeroom guidance at career programs
na humahantong sa iyong pinabuting kaalaman sa trabaho upang makatulong sa iyong mga pagpipilian sa karera o profesyon. Mga karanasan sa pagkatuto, lalo na ang pag-aaral sa pagmamasid na nagmumula sa makabuluhang huwaran tulad ng iyong mga magulang, guro at modelo, ay may isang makapangyarihang impluwensya sa desisyon sa karera na ginagawang mas kaakit-akit ang ilang trabaho kaysa sa iba. Higit pa rito, ang positibong pagmamodelo, gantimpala at pagpapalakas ay malamang na humantong sa pagbuo ng naaangkop ng mga kasanayan sa pagpaplano ng karera at pag-uugali sa naturang karera. You can do it. Iminumungkahi ang kabuuang oras na 10 minuto. Let's connect. Una, kopyahin ang diagram sa isang malinis na papel. Ikalawa, isulat ang iyong areas of interest na mula sa ating nakaraang aktibidad. Ito ay ang mga trabaho na gusto mo. Ang tawag dito, job classification o cluster of occupational field. Ikatlo, isa-isahin ang iyong mga natukoy na kalakasan at mga gandang katangian na iyong nabuo. Isulat ang mga ito sa angkop na kahon. Ikaapat, ilagay kung sino o ano ang nakakakuha ng pinakamalaking impluwensya sa iyong aktibidad na may career pie sa tamang lugar kung saan ito nabibilang sa diagram. Ikalima, habang na-expose ka sa iba't ibang trabaho, malamang na magkakaroon ka ng pangarap na trabaho. Isulat mo sa baba sa naaangkop na kahon. Kaanim, isulat ang iyong napiling karera, trabaho o profesyon. What I have learned. Iminumungkahi ang kabuuang oras na 5 minuto. Sa isang malinis na papel, gumawa ng isang liham sa iyong sarili na nangangako na iingatan mong pumili ng iyong karera o trabaho dahil naiintindihan mo na ang iyong trabaho sa hinaharap ay makakaapekto sa paraan ng iyong pamumuhay. Maaari mo itong isulat sa anumang wika o dialekto na mas komportable kang gamitin. Share your thoughts and feelings. Iminumungkahi ang kabuuang oras na 5 minuto. Isulat ang iyong mga refleksyon sa isang malinis na papel. Pagkatapos kong isagawa ang lahat ng gawain na pagtanto ko na naway mayroong kayong tutunan sa ating talakayan ngayong araw. Salamat sa pakikinig.